Hello po, good morning. Welcome to my channel. Today, ang gagawin natin ay magluluto ako ng okra with breast chicken. Arabic food ito, ang tawag na dito is marag bamya. Yung gulay na may kunting sabaw. Yun, ang marag kasi sa kanila is sabaw. So, ang una nating steps ay ito. Kukuha na ako nito konti at ibababad natin ito sa mainit na tubig. Ito yung tinatawag sa Arabic na tabor hindi. Kung sa atin pa is sampalok. Para medyo maasim-asim ng konti, no? Yung ating marag. So, yun. At ibababad natin siya sa mainit na tubig. Yan. Luluin lang natin konti. Tapos, isit aside natin, no? Hanggang sa mag-absorb yung ano ba yan? Maghalo-halo yung ano? Yung sampalok doon sa mainit na tubig. Para mamaya, ibubuhos na lang natin ito pag nag-start na tayo magluto ng ating manok at okra. Next step ay itong kamatis, kakayurin ko lang or is shredded. Para magbigay ito mamaya ng sarsa. Mas maganda siya pag ano. So, after natin makayod ang ating kamatis ay ito na siya. So, ang susunod natin gagawin is maghihiwa ng sibuyas. Yun naman talaga, sibuyas. At gagawa din ako ng pumpkin soup mixed with the potato at saka let's call this one carrots pala. Masakit sa mata. Pag sibuyas talaga, naiiyak ako. Nasisira tuloy itong mukha ko. Lalo, sira na nga. Dagdagan pa. So, ngayon ay ang sunod nating step. Ay, ma-update. Ay, magluluto na tayo.
natin to mga 3 minutes, tapos kukunin natin ulit at lulutuin natin yung kabatis, tomato paste, saka yung ricado. Tapos balik na natin siya sa kawali. Ilagay natin itong kamatis na inayon. Maglagay tayo ng tomato paste, mga 2 tablespoons. Basta kalpilitin lang na hindi masyadong mapula. Tapos maglagay tayo ng black pepper. Lagi kong kasama sa pagluluto, pagmamarinate, paprika. Spices. Saka po ihalo, ilagay yung aking lutuin gaya ng manok o isda o kung ano pa dyan, gulay. Ilagay ng lutong-luto muna siya. Saka natin itunod ang aking manok. So ngayon ay ilulunod na natin ang ating manok. Breast chicken. Ito yung ginamit ko kasi madali siyang maluto. Kaya sa karne, maaabot pa ng pagdadalawang oras. Alam ko din. Takpan natin muna after mga 2 minutes.
ating binabad kanina na sampalok o paasin. Natin ang ating okra with breast chicken. Ang susunod natin gagawin is maghihiwa tayo nito. Ang tawag dito sa Arabic ay kusbara. Sa English ay cilantro. Ito ay pantapings. Ito mamaya pag mga 3 to 4 minutes na lang bago natin ihaon yung ating okra ay ilalagay natin ito pero lulutuin pa ito. Ito ay dadagdag ng extra flavor at saka extra scent yung amoy ng niluto, mabango at saka masarap siya. So hihiwain natin ito ng maliit at saka lulutuin din na igigisin natin ito sa olive oil kasama ng iniwa din na pino na bawang at lagyan din natin siya ng cilantro powder o tinatawag nila dito na kusbara powder. So, iiwa muna tayo nito at saka ng bawang. Hindi ko sinali yung bawang doon sa pag-isa ng ano kanina. Ang bawang ay huli ko to kasama ng kusbara leaves na fresh. Ibisa ko kasi, ibabrown ko kasi ang bawang separate. Ito ko to, lalo na sa loyo, ganito din, same method, pero siyempre sa saloyot, walang ano doon, walang tawag dyan, walang tomato paste, siyempre, karne lang, o manok, ganito, so, dalawang bawang ang ating gagayatin.
masyadong hino. At katapos nito ay gigisa na natin. Tanghalian, makakakain ako ng off-brand kasi ang sinahog ko is manok. Yung pagkarni kasi, hindi ako kumakain ng karni, mabaka man o kambing. Lalo na kambing, ewan ko kung bakit. Kaya hindi ko siya type. So, hindi ako kumakain. Puno nagluluto ako. So, igigisa na natin siya sa olive oil. So, ito yung olive oil na igigisa natin sa bawang at rosemary. Nakakito, marami lang siya, no? Kasi bukos natin yung mamaya. So, pagkito na siya. Ito na po ang ating okra at ito
siya. Hindi masyadong mag-view ng maayos. Mga guys, subukan ninyo pag ang ganitong klaseng luto. Masarap siya, promise. Malasa dahil sa yung lasa ng tawag dyan. Medyo maasim-asim siya na lasa ng yung lasa ng ano ng sampalok, masyado damihan para hindi masyado parang magmukhang sinigang. Kunti lang mga gaya ng ginawa ko dati eh. Dalawang maximum one spoon ganyan. Masarap siya. Subukan ninyo guys at kung nagustuhan ninyo ang aking video, i-like at i-share at i-subscribe sa mga hindi pa nakapag-subscribe. At hanggang dito na lang po at maraming salamat at bye-bye!